Dahil sa Delta variant, nais bawiin ng mga NCR mayors ang pagpayag na makalabas ang mga chikiting. Pero variant man o wala, kapansin-pansin na marami naman talaga ang COVID-19 infections sa kabataan. Naghayag si DOH Undersecretary Verhere ng Puna ukol sa dami ng COVID-19 cases sa 0 to 19 years old population o pediatrics group. So pag tinignan po natin itong datos na ito, ang matataas na bilang po ng mga nagkakaroon ay less than 2 years old. And as the age increases, pagdating ng mga 15 years old hanggang 19 years old, dun pa rin nakikita natin na mas mataas kumpara sa ibang mga age groups. Pinakamaraming COVID-19 deaths sa pediatrics group ang edad 0 to 4 years old na nasa 220, habang higit 60,000 ang total ng mga kaso sa 15 to 19 years old group. Kaya kahit sila ang pinagbabawal sa labas, nai-infect pa rin ang marami sa kanila. Ayon kay Dr. Castellano, madalas asymptomatic lang ang kaso ng COVID sa kabataan pero may nagdedelikado pa rin. So I have presently 3 adolescents who have COVID-19 and 2 of them medyo hindi maganda yung condition because they are oxygen requiring now. So this has been, the cases has been increasing for the past week. So ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong tatlong sabay-sabay na adolescent na nagkaroon ng COVID-19, no. Yung mga nagsisevere kasi these are the children na may mga other coexisting comorbidities or may existing sakit like may asthma, yung iba may heart problem, yung iba mababa ang immune system. Walang dudang responsibilidad ng mga magulang ang protektahan sa COVID-19 ang kanilang mga anak. Dapat mahigpit na sumusunod sa health protocols tuwing nasa labas. Huwag munang mag-social gathering, limitahan ang travel at magpabakuna na po, mga parentals. Having the vaccine or getting the vaccine is an indirect way of also protecting your children. Kasi kung kayo yung lumalabas, bakunado kayo, protektado kayo, then you also, in a way, protect your children. Ayon nga din kay Dr. Castellano na hanggat sa hindi pa natin nakakamit ang herd immunity, eh lahat tayo walang takas pa rin sa COVID-19, anong edad pa man. Teresa Ormatampo, Hatid Amukha ng Balita.